Hello guys, pag naka-experience kayo ng ganito sa Toyota Rampor, shipshock issue, andita yung sa second gear, halos di makausad yung sasakyan pag tumakbo na. Ito yung sa Rampor, ito yung part number, common nga problema sa Rampor. Siya mostly, pag ganito, shipshock, pag reverse nyo, kumakalog pag reverse, ito may mga common na may problema. Ang solusyon nito, mostly sa tagal ako nag-repair nito, ito lang mga resistor nya, itong mga resistor na R10, itong malalaki na resistor R10, dapat nyo i-resolder to balik sa board, kasi kadalasan gloss contact to R10 at saka itong dalawang resistor na malaki na puti, ito i-resolder nyo dyan yan din, at saka itong R27 na dalawa, kita nyo R27 na dalawa, yan R27 na dalawa, i-resolder nyo din yan, at saka ito R27 din sa baba na malaki, dalawa din at resolder, at saka yung 2-1 na resistor din dalawa, i-resolder nyo yan din yan, at saka sa likod din may tagto din sa likod, ito dalawang E20 na resistor, i-resolder yung malalaki, at saka itong dalawang R330, yan ang mostly nasira at saka naglo-loss contact, kaya nagkaganon ng kubol ang isang Rampor. Pag hindi talaga masolve yung problema possible, ito ng mga IC na to, ito sa solenoid 1 at saka sa 2, ito at saka huwag nyo din kalimutan na i-resolder ito yung ground, kasi mostly nag cross yun din to, at saka ito ground nya, at saka to sa gilid ground to, yan, basta huwag nyo kalimutan at saka masosolve yung problema na to. Pero bihira to masira itong mga IC na to. Pag masakumli, ito lang, mga resistor lang, i-resolder yun lang yung tinuro ko kanila. At saka, yun lang. Ito R20, R30, R30, yan, i-resolder yan, saka ito R27, ito R27, dalawang R27 at dalawang 2-1, at saka yung dalawang R10 resistor, yan ang resolder nyo, saka huwag kalimutan ito ground, saka dito sa kabila may ground din, kasi mostly nag corrosion din yan, yan, saka dalawang resistor, yan, jack solve ang problema nyo, yung shipshock na shipshock sa reverse, at saka yung mahirap makausap yung sasakyan.